isa sa mga nagiging viral yung pagwasak ng imahe sa mga santo at santa. Mali! Wala sa Biblia! Di ba titigil yan? Gusto mo sa tanya niyo? At alam niyo ba mga kapatid na isang dating Katoliko yumakap sa born again, sinunog ang mga imahen, nagiging baliw. Tinawagan ako sa katekista niya na tita dahil matapos sinunog, winasak niya ang mga imahen na naging baliw na. No? At ilang gabi na hindi nakatulog. Kaya, dahil hindi siya nakatulog, ako, si Brad Tata at si Dr. Dino Ditsing pumunta doon. Sinubukan na gamit yung sleeping tablet para maka-relax siya. Pero di pa rin nakatulog. Hindi, walang ipik. No? Matapos niya sinunog ang mga imahin sa mga santo at santa, at matapos din mga kapatid na winasak yung iba pang mga imahe ng kaniyang lula. Grabe talaga ang epekto sa naturang babae. Kaya nagdesisyon si doktor na injection na lang, pampatulog. At kaya injection ang ibinigay sa kanya. At ano ang resulta? Ito ang tatalakayin natin dahil isa kasi sa kanilang ginamit na batayan, itong nakasulat umano sa Biblia mga kapatid na wasakin ang mga Diyos-Diyosan. Ano po ba yung talata na kanilang binabanggit? Yon ang ating tatalakayin. Samahan ninyo ako. Tatalakayin natin, patuloy natin ang pagtalakay tungkol sa isang babae na dati siyang Catholic, pero yung mama niya ay kaanib sa PBMA. Kaanib sa PBMA ang kaniyang mama, yung isang grupong kulto sa Dinagat Island, no? Nang yung yumakap siya sa born again dahil pagkatapos niya nag-asawa sa isang hapon, yumakap siya sa born again, nang nakauwi siya, lahat na mga larawan, imahe mga kapatid, tulad nitong babaeng ito. Bakit? Walang ipito at walang kaitanong ginigin ito. Ito ay basura. Kung harin mo ito, imahe na ito. Hoy! Napuranan nyo! Tahiin nyo! Ilan? Mali! Wala sa Biblia! Yon mga kapatid, no? Winasak dahil yon talaga ang palaging gagawin ng mga nagsusulputang sekta, lalo na yung Deuteronomio Kapitulo 12, Versikulo 3, na wawasakin yung mga Diyos-Diyosan, at para sa kanila, lahat na mga imahe ay Diyos-Diyosan.
Kaya itong nauto sa born again, winasak niya talaga. No? Yung masunog, sinunog niya. At ang resulta, kinagabihan, wala na, di na makatulog. Kaya yung katikista niya na tita tumawag sa akin, mingin ng tulong kung ano ang dapat gawin dahil gusto rin umanong makipag-usap itong dating Katoliko na yumakap sa born again sa akin. So kami ni Dr. Ditsing pumunta doon sa kanilang bahay at talagang wasak din. Bakit? Oh? Oh, so sa kanilang akala na yun ay basura mga kapatid at winasak niya pero nabaliw siya. Oh. Nabaliw siya, di na nakatulog. Oh. Kaya ang akala ng kanyang tita na sinaniban o mano. Pero nang pumunta kami doon, walang sacramental aversion. Aversion to the sacramentals. Kaya, dahil wala na talaga sa kanyang sarili, so nagdesisyon si doktor na kailangan mag-relax si Dr. Dino Ditsing kasama namin. Kailangan makarelax siya, makainom muna ng sleeping tablet. So, pinainom siya ng sleeping tablet mga kapatid. Pero, no effect. Walang epekto sa kanya. Di pa rin nakatulog. Ha? Buong gabi, walang tulog pa rin. No? So, kaya nag-desisyon si doktor nang tinawagan kami ng kanyang tita, di pa rin nakatulog at minsan magwala umano na ayon kay doktor, yung injection na lang na pampatulog. Sigurado talagang makatulog siya. So, kaya injection ang ginagamit mga kapatid upang makatulog siya, no? Nang ibinigay sa kanya ang pampatulog na injection, walang epekto pa rin. Di nakatulog. No? Di pa rin nakatulog. So, sabi ni Dr. Ditsing, di kaya ito demonic position, ha? Dahil imposibleng imposible naman na yung ibinigay na gamot para sa kanya, napaka-epektibong pangpatulog umano. Pero, di talaga nakatulog. Isa kasi sa mga ginagamit nila, itong Deuteronomio 7:3 mga kapatid, at iba pa, na may sumpa umano ang daranasin sa sino mang dumadalangin sa mga kahoy at sa mga batong imahin. At ayon dito sa kanilang ginagamit, wawasakin ko ang inyong mga altar at burol at ang altar na susunogan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay, ibabaw sa inyong mga diyos-diyosan. Okay, yon ang ginagamit nitong mga nagsusulputang sekta. Pero, napaka out of context sila. Oh. Bakit out of context sila? Ating buksan sa pamamagitan ng panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit they may always be truly wise. Rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Okay, so bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid, no? Ngayon ating tatalakayin itong mga ginawa sa ating mga kaibayo sa pananampalataya, lalo na itong mga born again Christian. Dahil isa sa kanilang batayan, may nakasulat kasi umano sa Biblia na may sumpa ang sumasamba sa kahoy at sa batong imahe. Wawasakin umano ang altar, ang burol, susunugan ng insenso, itatakwil ng Diyos at yung mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Ngayon, kung ang pag-unawa nitong mga miyembro, pastor na mga born again, ito'y tumutukoy sa simbahang Katoliko, mga kapatid. Kailan ba nangyari na yung mga Katoliko ay pinatay ng Diyos at inilagay ang kanilang ating mga bangkay diyan sa ibabaw ng Diyos-Diyosan dahil Diyos-Diyosan ang akala nila sa mga imahe ng mga santo? Kailan ba nangyari na yung burol, yung libingan ng mga Katoliko, winasak ng Diyos batay sa kanilang ginagamit na talata, lalo na sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 5, mga kapatid? Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 3. Kailan ba yan nangyari? Di po ba? Nangyari yan sa mga sumasamba ng Diyos-Diyosan. Sino po ba yung mga Diyos-Diyosan sa Biblia? Ang problema kasi nitong mga nagsusulputan, mga kapatid, mahilig silang mag-memorize sa talata ng Biblia. Ngunit iniiwasan nila yung hindi pabor sa kanila. Kung tingnan natin ang Unang Hari Kapitulo 11, versikulo 33, ito po ang ating mabasa. Ginawa ko ito sapagkat tinalikura niya ako at naglingkod siya kay Astarte, ang Diyos sa mga Sidonio, kay Kamos, ang Diyos ng Edom, at kay Molek, ang Diyos ng mga Amomita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko. At hindi siya sumusunod sa aking mga utos. At tuntunin, hindi nga niya sinundan ang halimbawa ni David. So, yun ang mga Diyos-Diyosan na binanggit. Ilan lang yan na ipinagbabawal ng Diyos. At kung balikan natin ang Deuteronomio 12:3, nawawasakin pati na ang libingan. Nangyari ba yan sa simbahang Katoliko? Pero sigurado hindi yan mangyari sa born again dahil wala silang sariling libingan, di po ba? Wala ni isang sementeryo. Sa Cebuano pa, manapat lang na sila. No. Pero tanong, yung nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 3, kailan ba yan nangyari, mga kapatid? Nangyari yan sa kahit sa King James Version o the Living Bible, paraphrase, mga kapatid, sa nakasulat mismo sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15 hanggang 18. Tingnan nyo. Inutosan ng Diyos si Propeta Josias, wasakin, sunugin, lalo na ang mga libingan, ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan, sinunog, winasak. Ngunit tingnan nyo ang 17, nagtanong si Josias, sino ba yung monumento na nakita ko? Sagot ng mga tao, monumento yan ng propeta na naghula sa iyong ginagawa ngayon. Anong sabi niya sa 18? Huwag niyong galawin. See? Meron pa lang mga imahe ng Diyos-Diyosan na dapat sunugin, dapat wasakin, ngunit ang imahe ng mga banal ay hindi dapat wasakin. Hindi dapat sunugin. Bakit?
Bakit hindi dapat sunugin, mga kapatid? Dahil may sumpa ang hindi sumusunod, lalo na sa mga bagay na banal. Ano po bang sumpa? Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 34. Hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. Okay. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.